Hello guys, ngayon dinalaw namin si Rodilyn. So nadat na namin nag-ano siya nag-gawa ng bakod sa dito sa tabi ng kalsada. Depende lang nila kung magkano yung ibigay sa inyo. Okay, naglamta to niya. Tambog mo yung alas 10 naman pasado. Kon man tagiya sa yuta nga na lang ipapuyon sa ilang yuta na nagkapatakuran ako lang tumuha. So yung pangarap mo talaga magkaroon ng kahit maliit na kubo lang. Kasi yung kubo ninyo, yung kubo nila ni Rodilyn guys, hindi po sa kanila yon, na pinatira lang po siya sa may-ari ng tubo. So yung nabigyan natin si Rodilyn ng last na tulong, yung na-injikan ba yung anak mo? Na-injikan ba ng anti-rabies? Wala niya. Last na lang maugma ikaupat. Oh, apat na bisis ang kuan niya, injection. Okay na yung anak mo? Okay naman. So yung balak mo, yung natira-napira, balak mo? Tuksin. Yiro? Bumbong lang. Bumbong. Oh, yung dingding at saka yiro? So, oh, yan po guys, yung natira na pira niya, yung ibinigay natin sa kanya last time. So tinago lang niya kay bibili daw siya ng ano, materialis para makagawa ng maliit na kubo. Yan. So yung may-ari ng lupa, okay naman, no? Okay naman yung may-ari ng lupa. Pwede ba natin matingnan kung saan ka pwede makapatayo ng maliit na kubo? Pwede natin tingnan. So saan ba banda? Dito sa ubos. Oo. Makilip.
Yan dito po yung balak ni Rodelino, patuyo ng maliit na kubo. Yung may-ari ng nag-upir sa kanya na dito lang daw para yung may-ari ng lupa mag mayroong mga baboyan, so pwede din sila magtrabaho dito. Yung magkaano magpatayo ng baboyan din. So okay na yung may-ari dito, Rodelin. So ano bang gawin natin? So dito na po sila na matabang sila sa pagpanday din ha. Yung mga kapitbahay din na pwede din silang tumulong. Oo. So estimated amount ka na nandyan sa inyo ngayon, estimated na halaga na nandyan sa inyo ngayon, magkano? Na 8 kay kuan man ang akong nagasto, ang akong mga inubra-ubra niya ang sa kuan injik. Wala wala may bayad ang pakyo nila sa motor dito akong gibayaran. Mayroon pang 8,000 na natira ni Rodelin sa last na ibinigay natin sa kanya. Inipon niya kasi yung ginamit lang niya yung kita niya sa pag gawa-gawa pagtratrabaho diyan sa mga kapitbahay. So pwede na yan na ibili ng unang materialis, no? So ano pang gagawin natin, yung guod? Guod ka pantabernis. Oh, yung kawayan lang, no? Yung yan po ngayon po dagdagan namin. Ngayon ha, ipalahawak sa pira. So anong plano mo? So mag-assist lang kami sa inyo. Ha? I-assist lang namin, baka naman mayroong makapanood sa ating video na gustong mag-abot din, magdagdag. Kasi kawawa naman ito si Rodelin, kasi yan nga yung binigay natin, hindi niya ginastos. Pangarap niyang makatayo din ng ano po, maliit na kubo. So ito, dagdagan natin ha. Makabili ng yero, ha? Si yan. Si ano, si sa Florida, si Antonio Asinero, Antonio Asinero nag-abot ng $100. Ito po. Mayroon pong $100. Antonio Asinero sa Florida. 1 2 3 4. Yan. 4,800. Na may sobrang juice yan, diyan na lang. Yan. Si Antonio Asinero nagpaabot ng $100. Yan, para dagdag yan ha, pang yero. Oh, pang yero siguro yan. So ikaw lang muna maghawak ngayon. At saka si Maralitang Pinoy, Maralitang Pinoy, subscribe nyo ang kanyang channel. Nagpaabot sa GCash ng 500. Yan, Maralitang Pinoy sa GCash. Salamat ha, Maralitang Pinoy, subscribe nyo ang kanilang channel. Yan po, yan po ang channel nila. Yan ha, yan yung Rodelin, yung naiwan mong pira. At saka yan, ipanimula mo ng materialis. So ikaw na bahala. So magdagdag lang kami kung sino po ang gustong mag-abot para dagdag po ka sa kubo ni Rodelin. PM lang kayo sa ating FB page, sa ating personal account sa FB, Rini Ose pa rin. Yan po, Rodelin, kapag mayroong mag-abot din para sa inyo, kami lang ang maghawak. Kung anong kulang sa bahay mo, kami na lang ang bibili. So kailan ba siguro natin materialis mo? Bukas? Oh? Yung mga ang pangpusti natin. Oh, pangpusti? Para kanang aligi ba? Bukas ko. Ang kuwan na shading. Pagkuglansan. Magkuwan ko sa kahoy. Yung pako. Unahin mo lang yung pako, pang puste, mga gamit para pang mga kahoy. Ha? So marunong ka naman yung magpanday. So isa ka din sa magkarpintirang. Yan po si Rodelin. Yan. Yan po si Maralitang Pinoy. Salamat po sa inyo. Subscribe nyo ang kanyang channel. At saka si Antonio Asinero sa Florida. Sir, maraming salamat. Adagdagan natin na yan po ang pangarap ni Rodelin, magkaroon ng kubo. So, eh, manawagan ka. Manawagan ka kung kinsa pa ay pwede makadugang sa Maloy. Sige. Kusuga gamay ang tingog. Na ako po ay nananawagan. Ganun. Ako po ay nananawagan. Sa lahat po na.
ako. Na mapuntayo po ang bahay ko. Oo. Para meron po kami matulugan. Tulungan niyo po ako. Oo. Okay naman yung may-ari sa lupa dito. Siya naman ang nag-offer sa inyo. Dito kayo pa tirahin. So, ang problema natin, dito kayo titira. Ang problema natin, yung bahay mo. So, dito. Sige lang, manawagan tayo na sana po kung sino pong may nakaluwag-luwag dyan. Makadagdag kahit kunti-kunti, kahit piso-piso lang. Kahit piso-piso sa GCash natin, doon sa description. Mayroon tayong GCash sa description box natin. Kahit 1 piso lang. 1 piso, malikop natin, makabili tayo ng mga materialis para sa kubo ni Rodilin. Yan, Rodilin na. Kasi yan po, ano. So ngayon, ikaw lang muna maghawak. Alam namin na magaling ka maghawak ng pira. Kasi yung dating ibinigay natin guys, yung 10,000, galing ni Bernayha, Ronaldo at saka ni Jose Mino, mayroon pang natira. Malaki pang natira kasi balak ni Rodilin na magpatayo siya ng maliit na kubo para sa kanyang mga anak. Yan po. Sige Rodilin ha. Salamat ka ni Antonio Asenyero. Okay, salamat Sir Antonio Asenyero. Sa imong tangatabang sa kuwa. Ako na kinikatabang. At saka si Maralitang Pinoy. Maralitang Pinoy. Maraming salamat po. Sa Maralitang Pinoy. Maralitang Pinoy. Kaya salamat. Sa imong ihatag ka na tangatabang. Sige, babay muna sa inyo sa ngayon. Mag-update lang kami kung ano pong takbo sa plano natin para kay Rodilin. At saka mayroon pa tayong proyekto doon sa kabila, kay Juan. Mag-update din kami sa inyo sa pamimili natin ng materialis kay Juan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, Rodilin.